Mga kaibigan, magandang tanghali po. Meron po tayong panauhin ngayon ha, mula sa bunyog po. Hinihintay ko si Attorney Causing po eh. Pero kung hindi naman, mabubuo pa rin ang ating programa. Alam niyo naman po tayo, tuloy ang programa, no matter what. Okay, sige po, pasok lang po tayo habang hinihintay po natin yung ibang mga kasamahan natin. O mga kaibigan, live stream po to sa Facebook page ng Nomad. Nagkakaisa komposisyon. Doon po sa Kapihan ni Art at Ago sa YouTube po at sa Facebook. Pasok lang po mga kaibigan. Okay mga kaibigan, alam niyo po, nag-usap na po kami ni Attorney Toto Causing eh. Pero siguro medyo nalilate lang po siya. Pero nonetheless po, alam niyo naman, no, malate o papasok po siya, eh, tuloy-tuloy po tayo ang mahalaga po mga kaibigan. Nag-uusap tayo, no, huwag nating papakawalan si Bantag. Kumbaga nga si Kibuloy eh. Ha? Si Kibuloy nga na-indict eh. Ito pa kaya si Bantag. So mga kaibigan, maraming salamat po sa pagpasok sa ating palatuntunan mula po sa Amerika. Ha? Bumabati po kami nyo mula po sa Philippine-American Human Rights Alliance sa San Francisco. Sige po, mula po, pakilala ko na ang ating butihing speaker po, impromptu. Ganyan po, ganyang kahanda ang bunyog po sa paglilingkod sa bayan po. Kahit na last minute, eh, lilitaw po. Mula po sa bunyog, pagkakaisa, mula sa Pilipinas. Pulex, pakilala tayo. Pasok. Kulex, pwede ka mag-unmute, Kulex. If you can hear me, Kulex. Nagbibiyahe po si Kulex eh. Kulex, pakilala ka. Unmute yourself, Kulex. Kulex, okay. Hindi po tayo narinig ni Kulex, mga kaibigan. Okay. Kulex. Makilala ka. Okay. If you can hear me. Okay, maraming salamat, Ago. Magandang araw, Merry Christmas sa mga taga Filipino-American Human Rights Alliance, sa Nomad at sa mga nakikinig sa ating napakagandang vlog ng Nomad at Farah, no? Eh habang iniintay natin si Attorney Toto, eh si Kulex Soliman muna ang kumbaga re-relyebo sa ating mga diskusyon, no? Napakainit na diskusyon at talakayan dito sa ating vlog. Ago. Okay, salamat Kulex. Alam niyo naman po, magkakasama kami nila Kulex, nila yes, Attorney Enzo, 'di ba? Tayo nila Kalyodi. Nung isang araw po pumasok na rin si Art, nagpapahinga po mula sa ospital pero babanat po 'yon. Nung isang araw naman kasama natin si Attorney Conti, no? Nung isang araw pala, nung isang buwan siguro. Tapos pumasok rin si Attorney Aaron. Siguro po sa susunod si Attorney Luke. Basta ang malaga po mga kaibigan, magkakasama tayo rito. Ang sabi ko nga eh, lahat po ng mga oposisyon, no? Lahat po ng oposisyon na nagtatanggol po sa katarungan, papasukin natin at hayaan po natin makipagpanayan, makipagkwentuhan po sa atin. Yun po ang mahalaga mga kaibigan. Ha? O sige mga kaibigan, ha? Para lang magkaroon po ng organized na pag-uusap po. Kasi yung iba, minsan sabi nila eh, Ago, ano na ba yung topic natin? Ha? Ang topic po natin, mga kaibigan, yung pa rin, mabulin si Bantag, ha? Panayam ng OFW kay Attorney Toto Causing. Ngayon po, si Kulex Soliman, nag-uulat po. Kulex, nasa ka na ba ngayon? Saan lugar? Actually, Ago, ako ay pabiyahe papuntang headquarters ng Bunyog. Nakasakay ako sa Egypt. Pero okay lang, tuloy lang ang ating vlog. Tuloy lamang. Maganda naman ang signal. Oh. At get well soon kay Sir Art. Ah. Pahinga siya sa dyan sa kanyang kalagayan. Sana take care lang po. Yeah. Yun, salamat. Salamat sa mga pagbati. Sasabihin po natin kay Sir Art yan. Mabati po si Sir Roddy. Ah. Sir Roddy, okay, magandang hapon po. Sige mga kaibigan, para lang medyo exciting po at medyo templado ang ating pag-uusap. Ito po ang mga tanong. No? Tanong po na sasagutin natin. Ha? Unti-unti po. Mabutit na andito si Kulex. Kulex, sige nga, pakibasa yung unang tanong na dapat sagutin. Sino si Bantag at ano-ano ang kaso niya? Ayan. Ako, magandang yan. Tanong yan. Oh. Yan. Hindi, si... hold on Kulex. Okay. Ano lang ako? Introduction lang ako habang dumarating yung mga tao. Yan ang unang sige po. O sige, pakibasa yung ikalawang tanong. Ano ang relasyon ni Bantag at Duterte at Dilima? Ayun, wrong spelling pala, medyo ko correct natin. Oh. Relasyon.
Relasyon, ha? Relasyon, ha? Save. Ayan po, tama na. Anong relasyon ni Bantag? Duterte at Dilima. Ha? Alam nyo po, talagang ano eh, pag may demonyo po, may mabuti. May demonyo, may mabuti. Ganun po ang kwento ng buhay eh. Sige, ikatlong tanong na dapat nating sagutin at dapat ma-realize ng ating mga audience ngayon, Kulex. Pasok. Yan, ikatlong tanong. Sa usapin ng rule of law, bakit mahalagang usigin si Bantag? Ayun. So, nakita nyo mga kaibigan, ha? Pag na, sa sarili po natin, mag-reflect tayo. Pagkatapos po eh, nasagot natin yung unang ng tatlong tanong na yan, ibig sabihin po, handa na tayo, mataas ang kumpiyansa natin na pag nakipagpanayam tayo, nakipagkwentuhan sa mga kamag-anak, pamilya, kaibigan, maging po sa BBM, ha? Malakas ang loob natin na ang pinagsasabi natin ay katotohanan lamang with conviction. Mahalaga po yun. So sige po mga kaibigan, ha? Magpapalabas muna po ako ng maiksing ano po, maiksing video lang, parang ano lang to eh, primer. Primer lang po to para masimulan natin ang diskusyon. So sige po mga kaibigan, handa na ba kayo? Sabi ni Miss Mila, welcome po, Sir Kulex. Sabi ni Mrs. Susan, watching from Los Angeles. Nako, salamat po. So, kompleto na tayo. May Japan, meron po tayong Manila, Australia, California. Nako, yung maganda po. Talagang ito isang pandaigdigang diskusyon. Ano? Ito po, mula po sa rapper to. Kinuha ko yung video. No? Ang title ay Gangsterismo at si Bantag. Nakakaano po, nakakapanginit, no? Gangsterismo, talaga mga gangster ang namuno sa atin. Naku, mga kaibigan. Oo. Maganda po yan, mapakinggan natin. Opo. Pakinggan natin. Pasok! Sa kanyang pahayag, tila alam niya ang tungkol sa swimming pool at inorder niya ang agarang pagpapatigil nito noong Agosto o Setyembre. Pero bakit hindi niya agarang tinanggal sa pwesto si Bantag? Oktubre na na nasuspinde si Bantag dahil naging person of interest siya sa kaso ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa gitna ng lahat ng makalaglag upuang mga revelasyong ito, ang talo ay si Percy Lapid at ang mga naghahabol ng hustisya para sa kanya. Inagaw na excavation sa Bilibid ang atensyon ng publiko sa pagpaslang sa isa sa kakarampot na matapang na mamamahayag sa bansa. Muli, kitang-kita ang pattern ng impunity na tatak sa noo ni Rodrigo Duterte. Walang takot ang kanyang mga alipores na masita o makasuhan. Kaya't lantara ng pambabastos nila sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sa artikulo ni Narimon Narag at Clark Jones sa Bilibid, ito ang pinakamalaking mega prison sa buong mundo na may 28,000 inmates. Ang isang gwardiya ay nagmo-monitor ng 500 inmates malayo sa ideal ratio ng 1:7. Ang problema raw ay structural, organizational, and cultural. Dahil sa dami ng inmates, ginagamit ang mga mayores at kubo system upang magpailal ng semblance ng kaayusan sa kulungan. Sa bandang huli, sana'y alam na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Sekretary Remulla na hindi uubra ang simpleng pagpapalit ng liderato sa Bucor. Kailangan dito ng honest to goodness cleansing, pagbabalik ng profesionalismo sa mga warden, at agarang maibsan ang hindi makataong overcrowding na ugat ng mayores at kubo system. Hindi inilagay ng lipunan ang mga nahatulan sa kulungan upang kalimutan at paagahin ang kanilang impyerno. Ang sistema ng hustisya ay hindi natatapos sa korte at pagkukulong. Ito'y nasusundan dapat ng rehabilitasyon. Sabi nga ni Fyodor Dostoevsky, the degree of civilization in a society can be judged by entering its prisons. Kung iyan ang pamantayan, talagang espalimhado ang ating lipunan. Ulitin po natin yun, mga kaibigan niya. Sige, ulitin ko lang to. The degree of civilization in a society. Mga kaibigan, maganda pong alalahanin natin pag nagkakatalakayan tayo, no? The degree of civilization in a society can be judged by entering its prisons. Kaya nga mahalaga si mga kaibigan to eh. Kung paano natin nakilala si Bantag at kung paano nangyayari po dyan, essentially po, yan ang lipunan natin. Kaya nga hindi ko matantanang ihiwalay, ano eh, hindi ko po matantanang ihiwalay talaga eh, o iduktong pala ang kwento ni Bantag at kwento ni Duterte. Diba? Yan po. Sige nga mga kaibigan, sige, papasokin na natin si, ano ngayon ha, si Kulex mula po sa Bunyog, pagkakaisa. Okay.
Ulit, sige nga. Ulit, sige nga. May distraction ako. Ulit siya. Pero sige. Oo. Okay. Okay. So, okay. Okay. Ang tanong natin ko, Lex, kasi sa unang tanong, di ba? Kasi remember nung una kami, nung huli kami nagtalakay ng if you can find medyo mas quiet na, no, mas maganda ko, Lex, ha? Para may disruption. Oh, sige, sige. Sige, sige. Oo. Nag-aanap kasi ko ng lugar dito. Oo. Papasok lang ako sa sana malakas ang signal. So dito na lang siguro. Oh, very good. I think malakas ang signal dito. Oh, okay, malam. Sige. Dito na lang. Sige. Okay na po ba ang signal? Mas maganda. Mas maganda. Kanina may disruption eh. Okay po. Sige po. Okay. Sige nga ako, Lex. Kwentuhan mo kami. Kasi alam ko, nung huli tayong nag-usap, pati naghuli ako nag-vlog dito, no? Ang mahirap kasi nung pumasok, mga kaibigan, yung usapin ng Maharlika, di ba? Ilan link tayo sa sunod-sunod medyo naiwanan natin yung usapin ni Bantag. Pero, ang pagkakalan natin mga kaibigan, nung huling tayo nag-usap, ito pa nga, may mga pictures dito eh. Kumbaga, alam natin, nagbabanat ang si Mulya at si Bantag, di ba? Tapos, kinasuhan ni Rimulya si Bantag, ano? Tapos, ang sabi ni Bantag, sabi niya, para makaiwas mo, ano, Kulex, sabi niya, hindi to ang lugar. Talo ko pagdating sa ano eh, sa Department of Justice. Ilalagay ko na lang sa Sandigan Bayan. Di ba? Tapos naririnig natin si Attorney Causing, marami pang kasong dinidiscuss. Kumbaga, hindi lang yung simpleng kay Percy Lapid. May mga karugtong pang mga kaso. Sige nga, I think that's the last time we left off. Siguro mga few weeks back. Mula sa usapin ng kaso kay Percy Lapid, ano-ano pa kulit yung mga nalaman nating mga kalukuhang pinagagawa ni Bantay sa loob ng Bucor? Nako, napakarami, no? Napakarami ng mga na bulgar na galing din mismo sa DOJ, sa Department of Justice, ano? So, una, bukod dun sa mga, yun nga, yung sa kaso ni Percy Lapid, na bulgar din yung mga bangkay doon sa Poninaria, 100 plus po na bangkay yun. Sir. Then may na bulgar diyan na hukay na sinasabi treasure hunting, sinasabi naman swimming pool, no? May na bulgar din po diyan yung paglilipat po ng NBP ng National Bilibid Prison sa Nueva Ecija, pumirma pala ng bilyong kontrata itong si General Bantag. Oh, meron din pong na bulgar yung building naman na ang sinasabi, kakasuhan siya ng plunder. 350 million po na overpayment. So napakaraming na bulgar at yung huli, yung mga pinatay daw, di umano ayon sa Department of Justice na mga inmates kagaya nila JB Sebastian na sinasabi, hindi daw namatay sa COVID kung hindi talagang pinatay. No, ayon kay Attorney Causing, tawag dito, involved dito yung kaso ni Senator Laila De Lima. So may mga ganung angulo, napakaraming nabubulgar. Sige nga, isa-isahin natin yung usapin, alam ko, nabalitaan ko rin yan, yung namatay, mga 170 na inmates yan, ano? Tapos karugtong pa ito ng kwento ni Doktora Fortun, di ba? Yes. Sabi niya yung mga signs, pinatay, sinaktan, iba nga. Actually, yung una niya mga diagnosis pa nga, may mga parasite pa eh. So, ang sa'yo, Kulek, sa ganitong usapin na marami pala mga bangkay na nakita, tapos may tunnel, tapos di ba may mga ano pa, may mga python, may mga manok. Diba? Yes, may mga parang Manila Zoo ang nangyari. So, ang daming lumitaw na issue eh. Una, yung pagkamatay lang ni Percy, tapos may namatay yung kasabwat sa loob, pinatay, alas 2 ng hapon, di ba, pinatay. Nung kumanta si Escorial, tinodas din agad yung kasabwat. So pagkanta nung isa, tinodas yung isa. So nagsanga-sanga yung issue, meron na ngayon treasure hunting, meron na swimming pool, meron na yung kontrata with Oromina, na taga Nueva Ecija na politiko. Yung mga namatay na COVID victim, ngayon, pati plunder case, yung mga building po na pinagawa dyan, na overpayment po, kulang 1 billion yung kontrata. Binayaran na yung kontrata kahit hindi pa tapos yung project. Bawal na bawal po yan sa gobyerno eh, no?
Binayaran na po 95% yung halaga ng kontrata doon sa contractor. Pero di umano, 60% pa lang yung natatapos doon sa project. So 350,000 ang ayon kay General Katapang, nasa 300 million hanggang 350 million yung overpayment na nangyari doon sa kontrata ng Bucor sa ilalim ni Bantag. So, di umano, kakasuhan agad ng plunder. May planong kasuhan ng plunder. Kaya napakarami ng issue. Hindi natin alam kung saan magsisimula. Pero kumbaga, ang mahalaga rito po, Lex, eh, hindi lang to yung kasong murder. Kasi murder, baka makaligtas pa siya. Pero pag pinasukan mo na iba't ibang kaso, pati plunder, mas mabigat yon. Ayo, actually pareho mabigat yan, Ago eh. Yung murder kapag yan ay depende sa degree, nasa prosecution kasi yan, nasa DOJ yan. Pag sinamba po yan, non-bailable yan. Tapos siyempre yung kung ang evidence of guilt is strong, hindi talaga makakapagpiyansa, no? Lalo ang plunder, kapag matibay ang ebidensya, non-bailable din po yan. At yan ay dalawang separate na kaso, yung plunder at murder. So anyway, at tayo naman, sasabi natin lagi, karapatan naman nila na ipagtanggol ang sarili nila, si General Bantag, si Solweta. Ang sinasabi natin dito lagi, kung ano yung mga nakikitang mali sa sistema, yung mali ng mga nangyari, yung trato sa inmate, nagkakaroon ng mga nagahari ang sindikato, ha? Nagahari ang sindikato sa loob ng bilibid, nakakapagplano ng mga paggawa ng krimen, pagpatay ng tao, may sinasabi pa mga droga, pagpuslit ng mga alak. At ang pinakamasakit dito, kahit yung mga mahihirap na bilanggo, yung kanilang mga pamilya, kinokotongan daw ng 30 pesos hanggang 40 pesos eh. Para daw makadalaw dun sa bilanggo, eh kinokotongan ng pera yung mga pamilya para madalaw yung bilanggo. Which is nakakalungkot ngayon. Maabot sa punto na talagang ang daming maling sistema na dapat itama. At totoo yan. Parang nakakaano, sabi nga nung isang author kanina, di ba? Kung paano mo titingnan yung isang lipunan, tingnan mo kung paano pinapatakbo ang preso. Kaya yan, sabi mo, totoo yan. Puro gangster ang namumuno sa atin, di ba? Gangster. Eh alam mo ba, Sir Ago, ang sabi ni General Katapang? Ago na lang. Ago. Eh, ang capacity pala ng New Bilibid Prison ay 5,000 hanggang 6,000 tao lang. Pero ngayon, yan ay naglalaman ng 30,000 na preso or inmates. So imagine, ano? 30,000 na preso. Para ka nang nagbigay, nag-create ng isang maliit na bayan eh, or isang malaking bayan o syudad within the Bilibid. Kaya para ang nangyayari po dyan, may sarili silang gobyerno. So yun yung mga sinasabi ni General Katapang, maraming dapat na itama sa sistema. No? Kasi ang nakakaawa rito, kaya ngayon Bureau of Correction, para yung mga bilanggo ay magkaroon ng pagkakataon magbagong buhay. Pero kung sa loob pa mismo ng bilangguan, sila ay nagagamit sa kriminalidad, paano magbabagong buhay yung mga tao? Di ba nakakaano eh, kung ito ang kalagayan ng ating prison system, malaki ang problema natin sa lipunan. Ano? Tama yan, Pulex. Di ba sinabi nga sa video kanina, ang ratio ng isang polis at yung preso dapat 1:15. Para lumalabas ang ratio is 1:1,500. Kumbaga, kawawa sa isang polis. Yung jail guard. Yung guard, kawawa rin yung prisoner. Habang nangyayari yun, no, yung corruption, napakalakas. Sabi mo nga kanina, nag-i-smuggle na mga alak. Siguro ang nabilang na kagamay ng 12,000, pumapasok. At sabi nga nila, hindi na makakapasok yan kung walang mga boss na nagbibigay ng permission. Totoo yan. Kasi ang sinasabi nila General Katapang dyan, yung sa Red Horse pa lang, 7,000 po na Red Horse yung nakumpiska nila. At ang isang Red Horse daw, binebenta ng 1,000 isa. So maliwanag na ano yan eh. Negosyong malupit yan. Kumbaga, milyonaryo ka agad, ano? Pagbebenta pa lang ng alak sa loob ng kulungan. Yun ay ayon kay General Katapang. Kasama na po dyan yung mga patalim, yung mga barin, mga cellphones daw ng mga bilanggo na nakakagamit sila ng cellphones. So nakikita natin kahit parang ano ba to? Bilangguan o sindikato? Gangster na parang hindi secure ang lipunan eh. Di ba nga, Ago? Kaya natin kinukulong yung mga nagkasala, yung mga kriminal, para hindi na sila makagawa ng krimen. Kaya sila nakakulong. Pero baliktad na nangyayari.
sa loob pa ng kulungan, nakakagawa ng krimen, nakakapagplano ng patayan, mga, kung ano-anong mga kriminalidad, nakakalungkot. Sobrang malinap po ng sistema. Sobrang bulok ng sistema talaga. Dapat yan baguhin na. Totoo yan. At habang, nakita mo naman, habang maraming kaso si Bantag, di ba? Nagpo-forum siya, pumupunta sa mga iguro, kumbaga nangangampaan niya siya, nagpapapicture siya, kasama yung kabayo niya. Di ba? Walang humility. Kumbaga parang si Duterte, di ba? Nag-press conference ka. Recently. Yan nga, yan sinasabi nga natin na impunity ng administrasyon ni Duterte na actually, ano yan eh, ang take natin dyan, may karapatan naman sila na ipagtanggol ang sarili nila. In fact, wala pa naman formal na kaso na inihain ng DOJ. Actually, si Sulweta, inaano pa lang eh. Sinabihan pa lang na mag-file ng counter affidavit. So, ang sinasabi natin dito, yung mga kabulukan na nangyayari na si Escorial kumanta na, tapos pinatay, tinodas din yung si ano, anong pangalan nun, yung maraming pangalan. Isipin mo, sa loob ng bilanggo, tinodas ka. Tapos pinalabas daw na inatake sa puno. Pero dahil doon sa mga forensic expert nga na hindi nagkabukuhan, na hindi pala namatay sa atake sa puso yun o high blood, kundi tinodas talaga, sinukluban ng plastic. So nakikita natin, may mga namatay na eh, no? So hindi na to simple na ano lang, na mga kaso, kumbaga, nakikita natin, ang nagahari na dyan sa loob ng bilibid ay mga sindikato, mga gangster na. So, kaya nga, susun-susun yung mga issue eh. Hindi natin alam kung tayo magsisimula. Pero ang definitely, napakabulok po ng sistema ng Bureau of Correction. Yun ang talagang nakita natin dyan. Totoo yan, Alex. Nagulat nga rin ako eh. Kasi nakikinig rin ako kay Attorney Toto Causing eh. Ang sabi niya pa, kasi yung unang lumabas na balita, posibleng pinakawalan daw si JB Sebastian, pero lumalabas sa information niya, namatay si Sebastian, pero hindi lang basta namatay sa COVID. Pinatay, lethal. Actually, pinuntahan siya, na-injection na siya, pero lumabas hanggang bumagsak na. Huh? So imagine, ang nangyayari ko sa loob. Diba? Yun yung sinabi nila. Yan yung mga lumilitaw na sa investigasyon ng DOJ. Kaya nga, marami pang mga dapat sagutin ng mga tanong na kailangan talagang sagutin kasi si ano ito eh, ang penal system natin ay parte ng pillars of justice, di ba? Yung community, police, yung ating hukuman, at syempre yung penitentiary system mo, yung ating penal system na paano mababaguhin ng bilanggo ang nagkasala kung yung pupuntahan niyang kulungan ay hindi siya marereforma. Parang mas lalo pa siya magiging pusakal na kriminal eh pag pumasok niya sa bilangguan. Napakamali. Mas lumalala. Sige, mabuti mga kaibigan. Mas lumalala. Dire-diretso lang yung tanong natin. Maraming salamat po sa mga dumarating ha. Recognize ko lang. Marian Escano. Ha? Anita Hapon. Yolanda. Sir Rodi. Christina. Okay po. Sige po, ikakawin ko lang mga kaibigan. Para siguro in the next 10 minutes and then we will try to end yung discussion and then Q&A na po. Sige nga, ikawin ko lang konti Kulex. Kasi ito, naiwanan din nating topic ito eh. Yung mismong si ano, 'di ba? Mismong si De Lima, nagsasabi siya na hindi lang 'tong isang usapin ni ano ni Bantag. Kumbaga si Bantag hindi na mamakakilos siya kung walang bossing eh, 'di ba? Kumbaga may mga kapalitan behind him. Tapos na po nga napunta natin in the last few months Kulex, habang ano ko lang ha, i-mute lang kita konti ha. Habang napunta natin Kulex, habang pinag-uusapan natin si Bantag, ito pa rin yung mga gangster na kagrupo niya, oh. Diba? Ito si Duterte, ito si Bantag, ito si Roque, actually nga, si Remulje, panik sa kanila dati, pero kumampi na kay, kay Marcos ngayon. Pero malinaw, si De La Rosa, si Bongo, tapos itong si Panelo, kumakampi kay Bantag. So, ang tanong ng marami, Kulex, I think maganda rin bigyan ng tupan ng paliwanag, eh. Sa tingin mo ba, regarding sa usapin ni De Lima at ni Bantag at ni Duterte na makapagkuha tayo ng mga link o connection kung bakit involved ang mga isa't isa sa bawat isa? Any thoughts? Yan nga ang ating obserbasyon. Kaya nga tama yung sabi ni Senator De Lima na tignan nyo, kalakaran pala dyan sa bilibid na ang mga bilanggo ginagamit talaga ng mga makapangyarihan. Pwede silang pumatay ng tao.
eh yung pagpatay nga ng tao, nagagawa nila. Pagsisinungaling pa kaya? Pagtitestimonya pa kaya? So alam naman po natin na si Senator De Lima ay talagang ginantihan iyan ni Duterte. Dinain siya, di ba? At nakita natin yung mga recantation o pagbawi ng testimonya ng mga ginawa nilang testigo labang kay Senator De Lima. So ang sinasabi po natin dito, kung yun yung pagpatay ng tao nagagawa, yan pa kayang pagsisinungaling. Kaya kitang-kita natin ngayon na may valid point po talaga si Senator De Lima na sinasabi niya, imbestigahan pa yan. Kasi nakikita natin, napakaraming ang mga bilanggo ay ginagamit ng mga instrumento para sa pagpatay. Sa kaso niya na siya ay diniin sa droga, na nakita natin, yung mismo mga bilanggo, binabawi na nila yung testimonya nila. At sinasabi nga ni Toto Kausing, ayon mismo kay Toto Kausing, aba, sila si JB Sebastian at ibang mga bilanggo, eh tinodas, hindi naman daw namatay sa COVID, kundi tinodas talaga dahil gusto nang bawiin yung mga testimonya. So may mga ganun ka, revelasyon na sinasabi. At nakita naman natin ng buong bayan yan na ang bilanggo talaga ginagamit sa kriminalidad. So valid yung point ni Senator De Lima talaga. Maganda po na yung Colex kasi naalala ko sila JV Sebastian. Pinakalate siguro si Ragos, di ba? Dating happy ng Bucor. Yes. Ito talaga na statement na unang-una, nag-recant sila, nagsinungaling sila. Ikalawa, pininit sila. Pininit sila mag-sign ng affidavit na walang presensya ng abogado at sinabi na pag ikaw hindi nagbigay ng statement against De Lima, alam mo na ang mangyayari. Nakakatawa, nakakainis. Noong nangyari yun, nakaupo si Aguirre. Si Aguirre, kagpapat si Ragos, sinasabihin, ito ang dapat mong gawin. Di ba? Oo. Kaya, sa totoo lang, ang comment lang natin dyan, sige lang, ituloy lang ang investigasyon ng kaso. So kung ano man ang politika dyan, ang pinapalabas kasi nila General Bantag dyan, parang siya'y pinupolitika na siya'y pinag-inita ni Boying Remulla na gusto lang siyang tanggalin dyan sa Bucor. So, tayo naman, wala tayong pakialam sa away nila eh. Kung magkaaway kayo dyan, di magkaaway kayo dyan. Ang sa atin lang yung katotohanan na lumabas. Yung katotohanan, hindi naman natin kinakampihan si Boying Remulla dun sa anak niya na nahuli sa droga. Ibang issue yun eh. Diba? Pero sinasabi natin, kung may mga matitibay na ebidensya talaga na yan yung mga kaso na lumilitaw, dapat yan tuloy-tuloy ang investigasyon ng DOJ, ng NBI, tsaka ng bagong pamunuan ng Bucor. Sinasabi natin, kung sino yung mga nagkasala dyan, dapat manugot sa batas. Mabigyan ng katarungan yung lahat ng tao na nagrabyado. Totoo yan, totoo yan. Siguro, I think this is a good segue na Colex, no, na ipaliwanag na natin yung ikatlong tanong. I think party sinasagot mo na rin, ano? Yes. Usapin ng rule of law, bakit mahalagang usigin si Bantag? Ha? So siguro, Colex, nabanggit mo na rin, no, yung rule of law na kung nagkasala, dapat habulin at managot sa batas. Other say, Colex, na dapat nating ipahayag? Ayan, yan kasi yung rule of law kasi, yan naman po ay yan ay dikta ng batas eh, yung sinasabing rule of law. At nakalulungkot tayo sa panahon ni Duterte, nabastos yun eh, di ba? Parang kapag gusto nila yung tinatawag nating impunity, na wala na yung rule of law, na sana kapag inosente, presumed innocent, halimbawa yung mga maliliit na drug addict, bigyan ng pagkakataon, ipagtanggol ang sarili sa korte, di ba? Huwag husgahan ng bala, pero hindi ganyan ang nangyayari. Reflection ito yung nangyari ngayon dito sa Bucor, yung rule of law is nabastos talaga. No? So, ngayon sila Bantag yung mga akusado diyan. Oh, siyempre, ang sinasabi ng batas diyan, innocent until proven guilty. Oh, 'yan ang rule of law eh, di ba? So, ba't hindi natin i-apply sa lahat, di ba? Kumbaga, sige, may karapatan silang ipagtanggol ang sarili nila, pero hindi po pwede na tayo, sinasabi talaga natin dito, hindi pwede magkaroon ng whitewash dito or pagtakpan ang mga kaso. Kung talagang may mga kasalanan, dapat managot. Yun lang ang sinasabi natin. Kung walang kasalanan, bakit naman paparusahan? Pero ang sinasabi natin, ipatupad once and for all ang batas. Ipatupad ang batas sa sinumang mga nagkasala. Magandang punto yan, Colex. If there's anything, no, kung meron mang magandang good news, kaya nga nagsiselebrate tayo. Kung titignan mo yung mga nasa picture na ito, Colex, mula kay Duterte, actually, dapat isama si Bantag. And I'm hoping nasa listahan rin siya, no? Duterte, Bantag, Roque, si Kibuloy. Yan. Kamang mo si Panino, si Bongo, si
Itong si Dano, si De La Rosa. Aguirre. Oh. Si Aguirre pa. Lahat ito nasa listahan na naisubmit sa US Congress no nung inasikaso namin Magnitsky Act back in 2018. Lahat ng pangalan yes. Na yan, lahat yan involved sa extrajudicial killings, lahat yan involved kay Leila De Lima. So technically, hindi yan pwedeng makapunta sa US. No? Sa totoo lang po, si Marcos mismo hindi pwedeng makatuntun sa Congress sa US ano US yan. Kasi nga naging presidente lang siya so nagkaroon ng konting immunity. Pero puno to your point Kulex, magandang iano uli yung puntong ano eh usapin ng rule of law. Kumbaga kahit papaano pinapatupad rito yung sinasabi natin Magnitsky Act, no? So ito lahat ito po hindi tumutupad sa rule of law. Ang sinasabi nila, pag mahirap ka, walang rule of law. Hindi pwede po yun. Kumbaga, kahit anong bansa, kinukover tayo ng UN International Human Rights, dapat po sumunod sa rule of law. Yeah, tama yun, Ago. Alam nyo ang rule of law, ang human rights, sangkap yan sa isang mapayapang lipunan. No? Ang lipunan kasi, para maging mapayapa at makatarungan, babalik tayo dun sa pagrespeto sa batas. Eh. Ibig sabihin, irespeto ang batas, i-apply ang batas, mayaman man, mahirap, may pinag-aralan, wala. Dapat ang batas para sa lahat. Kung nagkasala, nagkasala. Kung hindi naman nagkasala, dapat siya na hindi maparusahan. Eh, ang nangyayari po sa Pilipinas eh, halimbawa, dun sa drug war ni Duterte, yung mga adik na mga maliliit, na mga pobre, na mga nakatira sa squatter, patay agad. Pero nakita nyo yung mga drug lord, nasa kanila ang lahat ng kapangyarihan, di ba? Nakakakuha ng mga abogado, di ba? Ganyan po lagi ang nangyayari. Di ba nga nagkasagutan si Senator Raffy Tulfo at si Bato De La Rosa tungkol dyan? O anong sabi niya? Yung mga pobre, pag dinala sa presinto, sabi, iniimbitaan. Pagdating doon, kinakasuhan na, binubugbog, kasi pobre. Pero nakita natin, kapag mga makapangyarihan, kung todo ang mga kanilang mga karapatan, marami silang abogado, lahat ng pribilehyo nasa kanila. Meron pa nga nangyari dyan, Ago, di ba? Yung isang mayaman nakasagasa ng security guard. Kitang-kita na sa video, nag-viral na eh. Nakasagasa yung mayaman. Anong ginawa? Ha, nagpa-press con pa na parang artista kasama po yung mismong chief PNP. Naalala ba natin 'yon? At nagmano pa yung magulang dun sa mismong chief PNP. So pinamumukha sa atin sa bansa natin kapag ang batas ay maano lang, malupit lang kapag mahirap eh. Pero kapag mayaman ka, yung ngipin ng batas ay ano eh wala. Walang pangilang batas sa mayaman. Sa mga mahihirap, sa mga pobre, yan, matalim ang batas. So pagka ganyan ang lipunan, hindi tayo aasa na magiging mapayapa tayo kasi walang katarungan eh. Dapat ang batas ipatutupad, mayaman ka man, mahirap ka, pantay-pantay dapat. Yun ang sinasabi natin sa Bunyog, yan ang sinasabi natin sa Para, Ago. Magandang punto yung Kulex. Sabi ko nga sa iba, Kulex eh, dapat kung paano in-apply yung batas kay Boy, kay Juanito, anong pangalan ng anak ni Remulla? Juanito, di ba? Si Juanito Remulla, the third. Si Juanito, di ba? Ilang gramo yung nakuha sa kanya na kush, which is upgraded, ano yun ha? Mas magaling na... Worth 1 million. 1.2 million, di ba? Kumbaga, hindi lang ba siya umihitil? Yes. Alam natin, nagtitinda siya. Pusher siya, di ba? Pero tingnan nyo naman mga kaibigan, sa totoo lang, kahit galit ako roon, di ba? Ang sabi natin, sige, rule of law. Rule of law. Hindi na nga siya tinesting, naalala mo po, Lex, hindi siya tinesting. Kung ano ba siya, positive or hindi. Grabe ang protection sa kanya. Ang nagbibigay pa sa kanya ng protection ngayon, si ano? Si Belmonte. kaya nga, tayo nga, Sir Ago, at sinasabi lang naman natin, kaya ako na, tayo, peer tayo sa pag-assess eh. O yung sabi ni General Katapang, papalayain na daw yung mga bilanggo na mga matatanda na yung ganong mga move is makatao yun eh. So, sa ganong punto, saludo tayo doon. Kung pipirmahan ni Marcos yun, tama yun. May mga bilanggo po kasi natapos na ang ano nila, yung sintensya. Tapos na ang kanilang sintensya. So, dapat na silang mapalaya. Tsaka yung mga bilanggo na mga matatanda na, may sakit na, yung bago man lang mamatay, makapiling ang pamilya. So, tama naman yung move na yun, napalayain na yun ng gobyerno. Kung pipirmahan yun ni Marcos Jr., magandang ano po yun, magandang pamasko sa mga bilanggo. So kung tama, tama. Kung mali, mali. Pero essentially, ang sinasabi natin dito, bakit ngayon lang yan ginagawa? Napakarami ng mga nangyayari na
ang napapaboran lagi yung mga mayayaman, yung mga makapangyarihan, ang nakakalaya under sa mga certain provision ng batas, no? Yung mga pobre, lagi na lang naiiwanan, nagiging kulelat sa batas, eh. Sa maraming pagkakataon, ano? Pag nagnakaw ka ng isang latang sardinas, makukulong ka. Pag nakaw ka ng konting grocery, makukulong ka. Pero yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon, nagnanakaw ng milyon-milyon, hindi naman nakukulong. Ha? Nai-elect pa. So, anong klaseng katarungan mayroon tayo? Nicholas, ganito nga yan. Ang ganda ng punto mo, eh. Parang sinasabi sa mensahe ganito. Huwag ka magnakaw ng konting lata, konting 5-5. Maglakaw ka ng milyon-milyon, baka maging senador ka pa, maging presidente ka pa. Ha? Tama. Alam niyo po, ako, sa totoo lang tayo, tignan niyo ang katarungan sa Pilipinas. Kahit na lang yung mga rider, o ano natin sa pangmasa na po na yung nararamdaman ng ating mga kababayan. Yung rider po na naghahanap buhay, kapag walang lisensya yan, huhuluhin niyo ng pulis, mamultahan yan kasi walang lisensya. Hindi naman nagnakaw yun. Pero nakita niyo, ha, yung mga mayayaman, na mga congressman, mga mayor, pinapara ba sila? May mga wangwang pa, may mga special pa sila, di ba? Sa napakaraming bahagi ng ating lipunan, nakikita po natin yung pagkakaiba ng mayaman sa mahirap. Samantalang meron tayong batas para sa lahat. Di ba? Totoo yan. Andaming mali, eh. Maraming mali. Totoo yan. Nung misa nga, ibang topic to, extrajudicial killings. So, nung nagliwanag si Father Flabby, sabi niya, anong itsura ng mga namatay? Kasi nakita niya talaga, eh. Di ba? Kumaga, hindi lang si Dr. Aforto, nakita niya rin. Essentially po, may mga paso rito, hindi na pa sa pinatay, may mga paso na sigarilyo, no? Tapos, ang isa pa nakita niya, puro mahirap. At ikatlo po nakita niya, lahat ng biktima, nakapaapo, nakatsinelas, ni walang nakasapatos. Ano ibig sabihin po nito? Ang tinarget ng EJK, puro mahirap. Puro mahirap po. Hindi ko naman sinasabing dapat isama ang mayaman, pero po, very selective po, very targeted ang pag-commit ng injustice. Oh. Okay. Oh, ang bi Go ahead. Tama, yan. Laging so, ang biktima ng kawalang katarungan ay mahirap, pobre. Lagi na lang pobre. Ha? Kapag may ano, kapag may suspect, pobre. Kapag drug war, pobre. Ha? Kapag nagnakaw ng isang latang sardinas, pobre kulong. Puro pobre. Yan na nga ang mahina, eh. Yan na nga ang walang lakas. Pero bakit kung sino pa yung mahina, sila pang nadidiin? Diba ang isang lipunang makatarungan, kung sino nga sana yung mahihina, kung sino yung malalak, kung sino yung mga walang kaya, sila pa nga sana yung binibigyan ng lakas ng ating gobyerno. Pero baligtad, eh. Kung sino tong mahihirap, sila pang nadidikdik. Sa maraming bagay, sa totoo lang, Ago. Kaya tayo, yung sinasabi natin kapayapaan, mailap pa yan. Hindi magiging payapa ang lipunan kung wala ang katarungan. Laging magkadikit yung kapayapaan at katarungan. Katarungan muna bago kapayapaan. Agree. Kulek, sabi nga nila, eh, those who have less in life, yes, should have law, di ba? Pag mababa ka, wala ka sa buhay, dapat mas may protection ang batas. Eh, ito nga kaibigan namin, eh, tinutulungan namin, Christina Gonzalez, ha? Widow yan, yes, na isang EJK victim. Kumbaga, nagkaroon na ng writ of amparo sa Supreme Court. So, kumbaga, ni-recognize ng Supreme Court ng Pilipinas, pinatay ng extrajudicial ang asawa mo, dapat lumayo ang mga pulis. 1 kilometer radius. Kumbaga, recognition. Supposedly, nakaraan na yun, 4 na buwan. Dapat, 4 na buwan na, dapat nilapitan na siya ng gobyerno, inasikaso ng investigation. For the last 4 months, walang nangyari. Diyan mo talang makikita na pag mahirap ka, wala kang kwenta sa gobyernong ito. Naku mga kaibigan, napakaganda po ng ating diskusyon, ha. Again po, recognize ko yung mga, yes, nandito, no? Rosana, Alex, oy, Alex bago po. Sa mga bago po mga kaibigan, ang Kapihan po at ang Nomad, every 12 noon po, every day, Monday to Sunday po, tuloy-tuloy ang ating diskusyon. Alam ko si Kulex may broadcasting ng 2 o'clock every day. Tama ba, Kulex? Yes. Okay. Tama, Ago. So 12 noon po sa, kaya, Nomad at Kapihan, 2 o'clock naman po sa Bunyog. Ha? Tapos po sa gabi si Attorney Enzo na mga around 9, no? 9 o'clock. So tuloy-tuloy po. O mga kaibigan, maganda po ang diskusyon natin ngayon, ha. So ngayon naman po, I'm hoping you stick with us. Ibubukas na po natin ang hapag sa mga diskusyon po. Sige, papasukin natin yung mga tanong rito. Alam ko po, eh, kailangan marinig rin ang boses ng sambayanan, ano? So, unahin ko na po, siguro mga bumabati rin dito, eh. Asusaya na po, bumabati mula sa LA.
Ha? Sabi ni bumabati rin po si Ms. Anita, no? Okay, mga apo. Sabi ni Sir Rodi, matagal lang yung lumalaban yung si Sir Kulex. Nako. Meron kang fan dito kay Sir Rodi. Ha? Sabi ni Aris, keep going po. Ha? Keep going. Okay po. Sabi ni ano, ingat po Sir Kulex. Sabi ni Richie, marami na, ito nga, marami ng pinaratang si Remulla at Katapang ni Digong Bantag para hindi sa natotoo sir, halatang halata sa mga netizens. Ha? Ano pang sinasabi ni Richie? Marami ng pinaratang si Remulla at Katapang ni Digong kay Digong at Bantag para hindi natotoo sir. Sige nga, I think si Richie naghahanap ng clarification eh. Parang sinasabi yata ni Richie, ang dami namang masyadong kaso, totoo ba yan? Sige nga, Kulex, siguro pwede mong ipahayag yung mga ebidensya na pinahayag ni Attorney Causing. Oh, ganito yan. Ang unang pinaratang kay Bantag, involved siya sa patayan. Kasi, nung nagsalita yung Escorial, biglang tinodas yung inmate ng alas dos ng hapon sa loob ng kulungan. May namatay na po ha. So may namatay na. Ang tanong, sabi nga too much coincidence naman yan na nagsalita yung kasabwat sa labas, yung sa loob ng kulungan, tinodas ng alas dos. So, kumbaga magtatanga-tangahan ba tayo dyan? Kumbaga, hindi natin pinapakialaman yung politika ni Remulla at ni Bantag. Kung magkaaway sila, ibang issue yun eh. Ibang issue yun. Oh. Unang ano po yan, pangalawa, hukay. Ang sinabi, nagtanim hukay daw si Katapang. Pwede bang imbentuhin yun? Eh, ang lalim na nung hukay. At mismong inamin na ba di Bantag na talaga may hukay. Ang sabi niya kay Remulla, treasure hunting. Pero yung pala, parte pala yun ng swimming pool daw. Diba? Oh. Pangalawa, yung mga nasamsam na mga alak. 7,000 po yun na alak. Pwede ba namang gawin yun na overnight na nandun yung mga patali, mga cellphone, diba? Pangatlo, pang-apat, yung kubol. O may mga kubol doon. Inimbento ba nila Katapang yun? Hindi, naabutan na nila yun eh. In fact, yan nga yung akusasyon kay Senator De Lima. Na si De Lima daw ay nagpapa-VIP, may mga kubol daw doon. O bakit nung nakakulong na si Senator De Lima, bakit may kubol pa rin doon? May mga VIP pa rin. So, at alalahanin po natin, ito ay administrasyon ni Marcos. Hindi ito oposisyon. At si Bantag ay appointed ni Duterte. So kung tutusin, iisa sila eh. Marcos Duterte ito. So paano natin sasabihin na itong mga akusasyon na to ay pawang pagbibintang lamang kung nandyan yung mga ebidensya. May alak, may patalim, may kubol, may mga bangkay. Ha? May mga bangkay sa Poninaria. At ngayon nga, pati yung kontrata ng building na overpayment ng 350 million. Paano nyo pabubulaanan yan? Eh dokumentado yan. Hindi magsasalita ang DOJ, sila General Katapang at ang NBI nang wala silang ebidensya kasi sa korte ang nagmamatter ebidensya at mas matindi yan naharapin nila Bantag. Kaya, sa ngayon, wala tayong pakialam sa mga propaganda ng bawat isa. Ang sa atin, yung katotohanan. Katotohanan lamang, no? So, undeniable itong mga circumstances na ito. Good point yan. Ako, napakaganda naman punto mo, Kulex. Siguro idagdag ko na yung yes. Yung findings ni Doktora Fortune. Si Doktora, doktor yan. Hindi yan politiko, di ba? Yes. Kumbaga, kung hindi pa nakialam si Doktora Fortune, hindi natin mapapatunayan na si yung pumatay, no? Nakasabot ni, ano ba pangalan nung pinatay ng around 2 o'clock? Escorial. Si pangalan. So, please Escorial. Remind us na lang. Basta, yung kasabot ni Escorial. Oo. Kumbaga, anong una eh, hindi naman sinasabi, ang accusation sa kanya, namatay siya natural cause, di ba? Pero nung in-examine siya, forensic ni Doktora Fortune, napatunayan na asphyxiation, kumbaga sinupot. Kaya nga tawag ni Kausing kay Bantag, supot. Yun po ang pamamaraan. Tsaka yung mismo pong pumatay, nagsalita na. Yung mismo pumatay, yung gumawa ng krimen, nagsalita na kami gumawa niyan. Exactly. Yan ang inutos ni Tanda. So, ni Tanda ako. Daw. Oh. Sino yung Tanda niya? Ang dami, ang dami lumilitaw eh. Tapos, tama rin yung may sinabi. Idagdag ko lang, yung sinaksak ni Bantag, di ba? Sa kamay at sa hita.
nag-file ng affidavit, yun ibig sabihin may nangyari talaga. Hindi ito basta Marites na haka-haka. Oh, may mga complainant na sinabi ng mga complainant na bilanggo, pinagtitripan sila, lasing daw, trip-trip paglasing, sinaksak do. Mga ganun. So, kaya nga, magtataka pa ba tayo sa dami ng mga nangyari na yan? Ibig sabihin lang, sinasabi dyan, yung impunity na yan, ginawa ng kaharian. Sa word po ni General Katapang, ginawa ng kaharian eh. Hindi na yung gobyerno. Kaharian na yan na siya naangari. Magagawa niya ang gusto niyang gawin. Magpapapatay ng tao, sasaksakin niya, pagka-trip niya, magpapagawa siya ng hukay. Hindi natin alam pa ang mga ibang nakiyayari. Eh, pero ang dami na po. Ang dami ng mga physical evidence. Eh, no? Yung mga kubol, yung mga alak, yung mga cellphone. Eh, paano mo i-deny naman yan, di ba? Totoo yan. Saan katerba po ang ebidensya? Oh. Ito nga si Miss Anita, parang ganun rin yung kanyang saloobin. Eh. Tingnan natin ha. Ano siya sabi niya? Sir Kulex, ayon kay Attorney Toto Causing, binanta na ipapamasak ng buong pamilya niya. Kaya, nanawagan si Attorney sa NBI, DILG, PNP, Turin, at kay SEC, Secretary, I think na remove niya ito, DOJ, na kapag may nangyari sa buong pamilya niya, alam na natin kung sino. Totoo ba? Ito mga kaibigan, maganda po ito, Kulex. Eh. Alam naman po natin, sasagutin ko rin ito. Alam po natin, sabi ko nga sa inyo kaibigan, hindi lang si Bantag ang kalaban dito. Ha? Tingnan niyo po ito pong kalaban natin, malaki po eh. Ito, isang sindikato po ito mga kaibigan. Duterte, Bantag, Roque, Remulla ay simo muna ngayon. Pero isama mo yung rapist na pastor. Kunyi, Panelo, isang sindikato po ito. At yung pattern ng pagpatay ni Bantag po, very reflective sa pattern ng pagpatay ni Duterte. Sabi nga ni De La Rosa, very smart na sinabi niya. Eh, ba't naman gagawin ni Duterte yan, ano? Pwede niyang gawin yun nung panahon niya. Ha? Kaya napakaano po eh, yung pagkinus nila, pagsasalita nila, lumalabas po na normal sa kanila yung pagpatay. Kaya maganda po yung punto niyo, Miss Anita. Pero ang saludo lang po tayo sa mga tulad ni Attorney Causing na naninindigan po despite yung mga threat na binibigay sa kanila. Okay. Ito sabi ni sabi rin ni Anita, once a week daw nagtatabi si Leila at JB Sebastian. Nako, ano ba naman 'to? Well, ano po 'yan? Wala na po ano 'yan. Ito kay Kulex, pakibasa nga yung kay Miss Senan, makalalad from Australia. Oo, ang problema, teka lang medyo maano, ang problema sa government ay they don't like to be criticized for their wrongdoings. Papaano uunlad ang bayan natin kung sa konting criticism ay sasabihin na ikaw ay NPI at communist? Oo nga. Ayun nga eh. Parte yan ng red tagging. Ang gobyerno, pwede naman talagang punahin yan. Pero yun nga, natanim sa isip ng maraming kababayan natin na kapag bumabatikos ka sa mali, ikaw ay NPA o komunista. Nakakalungkot po yan. Yung ganyang nangyayari. Na pampapalusot yan eh, no? Palusot po yan. Ang nakakatawa nga ko, Lex, noong si Kibuloy tinira ng FBI at ng Amerika, parang sinasabi nila na yung Amerika at NPA magkaibigan na ngayon. Magkaaway po kaya yan. Ito po paniniwala ng NPA sa Amerika po. Magkahiwalay na magkahiwalay. Pero, ang punto lang rito po, pag nagkasala ka. Kaya po rito sa Amerika eh, sa punto po ng Magnitsky Act, ha? Malino po na kayo mga nandito sa country na to, Duterte, Buloy, mananagot po kayo sa batas. Ha? May panapanahon yan. Ito po ang panahon ninyo. Ito pa, may mga comment pa rito. Mga kaibigan, pasok lang po ha. Okay. Sabi ni Ms. Violi rito. Kasi tahimik yung ibang opposition sa mga ganyang issues. They need to voice out din. Ang asahan lang natin, ang mga nag-organize the ground tulad ng Bunyog at ibang organizers sa opposition. Tama po yan. Kumbaga, yung makabayang block po, yung sila Calyodi, yung hanay po ng mga nagkakaisa,
opposition, yung ano po, hanay ng mga sentro, mga Grabhub riders rin po. Yan, marami po eh. Kumbaga marami opposition, pero tama yung punto po ni Violi. Kapag tahimik ka po at this point in time, ewan ko na. Diba? Ito, sinasabi ni ano. Nandito rin si ano. Recognize po natin si Teacher Joel. Ha? Sige po, ito lang. O mga kaibigan, we need to wrap up in the next ano po, 5 minutes. So ano lang na po. Sige, si Miss Anita nga. Pakibasa nga po, Lex, if you can read from your end. Okay. May troll nga si Bantag, Bantog, Esteban Bantag, na yung mga red horse daw, itinanim lang daw, hindi ba naman puro katangahan ng trabaho ng buong trolls ang sarap? Buhusan ng asido ang mga pagmumukha nila, kundi katangahan sa dami ng red horse. Sino ang makakapagtanim ng ganun? Kadami. Kundi ka ba naman mga tarantado? Yun ang reaksyon ni Ma'am Anita, no? Talagang yun nga. Yan, sinabi lahat, tanim alak, tanim kubol, tanim hukay, tanim bangkay. Imposible po yan na lahat tanim, ano? Kumbaga, ang gawin na lang nila, sagutin na lang nila yung yan, no? Sagutin nila sa korte, yung mga ebidensya na iyahain dyan, ano? Yun lang sa atin dyan, eh, no? So, mahirap naman sasabihin tanim, no? Mahirap magtanim ng ganyan. Mahirap po itanim yung ano yung 12,000 na kargamento. Sabi nga ni Kulex, mahirap po itanim yung ano kung gaano kalalim yung hukay. Yung hukay po. At yung 170. Saka nandun yung mga bako eh. Bangkay po. Paano mo naman itatanim yun, di ba? Mahirap naman yung gano'n na ano actually yan, propaganda war po yan eh. Siyempre, sa propaganda, kailangan nilang kunin yung simpatya ng tao eh. Ganyan lang naman yan talaga. Pero ang magmamatter dito, ebidensya sa korte. Sa korte ang labanan eh. So, ano yan eh, labanan ng ebidensya sa ebidensya. Ganun lang yan. Tayo sa bunyog, tayo sa para, ang gusto natin katotohanan. Kahit sinong masagasaan dyan, katotohanan. Tama po yan. Yung hindi ko naman, hindi kasi iniba ko yung topic ko. Pero yung kay Kibuloy po, yung kaso niya, may ebidensya po yun. Ilan yung kaso niya. May complainant. Yes. Ilan yung mga babae nagreklamong ni-rape niya. Ha? Ilan yung mga operatives na kasama niya rito. Maraming pong sabwatan. So, mga kaibigan po, yan ang mahirap po eh. Pag yung impunity na sinasabi ni Kulex, nasanay sila sa 6 na taon ni Duterte. Patay rito, patay ro, nakaw rito, nakaw doon, no? At some point in time po, hari-harian. Hari-harian sila eh. Ginawa nilang kaharian ng Pilipinas. Eh, halimbawa, kagaya si Kubuloy, ano? Ito nga, simple lang naman ang sinasabi ko dyan. O, hindi nyo ba nakita ang lifestyle ni Kubuloy? May-ari ng mansyon, may chopper, may jet. Samantalang yung mga miyembro niya, naghihirap dun sa Davao. Pagkatapos yung mga miyembro niya sa iba't ibang bansa, nagtitinda ng pastillas, nangihingi ng donasyon sa kalye. So, doon pa lamang po, makikita nyo, may problema na, di ba? Napakasarap ng buhay niya, di ba? Tapos yung mga miyembro niyang naghihirap. Doon pa, isa lang yun sa mga punto natin. Totoo yan. Sa Amerika, marami ng mga kulto ang booking. Alam na po ng Amerika yan. Alam na ng FBI yan. Napakarami na po ng mga kulto sa Amerika na nabuwag. At expert na po ang law enforcement ng United States sa mga ganyang kaso. Kaya yung si Kibuloy, hindi naman yan ilalagay sa most wanted list ng FBI kung wala silang matibay na ebidensya. Alalahanin po natin, iyan ay estados unidos. Napaka-strong po ng justice system dyan sa Amerika. Kahit sino ka pa, kahit artista ka pa, ikukulong ka nila dyan kung talagang may kasalanan ka. Diba? Kaya, yan, yun nga, panapanahon lang yan. Sabi nga ni Erap, weather lang yan. O, tignan natin kung malulusutan ni Kibulo yung kaso niya. Harapin na lang niya yan. Ano? Eh, yung mga naniniwala naman sa kanya na stop the Lindol, siyang appointed son of God, ang payo ko sa ating mga kababayan, sabi ko kasi sa vlog ko, yuntog niyo yung ulo niyo sa pader. sabihin ko na nga pong kabaliwan yan, hindi debatable eh, pero nasa atin na yan. Kaya nga sabi ko rin, Ago, iba ang freedom of religion, iba ang panluloko. May boundary yan eh. Nire-respeto mo yung kalayaan sa relihiyon, pero iba naman pagka nanloloko ka na ng tao, nambubudol ka na.
at yan ang ginagawa ng mga kulto. Panluloko na. Ay, totoo yan. Eh, talagang yan si Kibuloy, kultong-kulto yan. At sa totoo lang, walang pinag-aibayan sa Iglesia eh. Mahirap po mga kaibigan. Ako po, sa totoo lang, rito sa Amerika po, nag-iingat ako magsalitang ng Merry Christmas. Kasi po, rito kailangan politically correct ka, baka hindi Kristiyano yung kaharap mo. Diba? Pero po, kung mga kapwa Kristiyano tayo, tapos ginagamit mo yung salitang Merry Christmas, Jesus Christ, para sa kasamaan po, eh, hindi na pwede-pwede yun. Eh, kaya nga, kahapon eh, we spend one hour para ikundina yung mga ganitong kultong ginagawa ni Kibuloy. May mag-comment rito si Teacher Powell regarding sa mga EJK victims, no? Mahusay yan. Sila Hara, sila Christina Gonzalez. Bukas po, magkakaroon tayo ng another nga panayam po at isa na namang live streaming. Pero magpo-focus po tayo kay Duterte. Kasi po, bakit bukas? Mga kaibigan po, December 28. Ano po ang December 28? Ito po yung Innocence Day. Ito po yung si Herodes. Pinapatay po yung ilang bata, 2 years old and below. Ito po yung sa Biblia, unang case po ng mga EJK. Kaya maganda pong topic yan, ha? Bukas po, December 28, Innocence Day. Tatlong araw po pagkatapos sinilang si Kristo. Ang extrajudicial killings po, ginawa ni Herodes. Sa panahon po yan, si Herodes, sino yan? Sino po yan? Si Bartag at si Duterte. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa mga discussion natin, no? Mga nakikita ko rin po, mga bago rito eh. So, thank you po ha. Jofrel Landingin, ha? Bago po siya. Welcome po. Sa mga bago po, again po, 12 o'clock every day po sa NOMAD. Nagkakaisang oposisyon doon sa kapihan ni Art at Ago, Facebook at sa YouTube rin po, makikita tayo. At bukas po, magkakaroon tayo ng separate na discussion po regarding sa EJK, regarding po kay Duterte at ang kaso niya sa ICC. Sige mga kaibigan, yung huling pagkakataon po, top of the hour na tayo eh. Bigyan natin ng panahon na i-wrap up at ibagoy at magsalita si Kulex na bilang bisita natin sa kapagsalita ngayon. Kulex, sige nga, para sa any last message sa usapin ng rule of law, sagutin mo nga yung tanong na bakit mahalagang ipagpatuloy na usigin si Bantag? Mahalaga po na usigin si Bantag at hindi lamang si Bantag. Lahat ng may kinalaman dyan sa kaso ng kawalang katarungan at di lamang sa issue po ng Bucor, maging sa issue ng korupsyon sa gobyerno, yung pang-aapi sa ating kapwa, yung mga panggugulang ng mga yung mga katakot-takot na korupsyon na nangyayari, dapat po usigin talaga sila eh ng batas kasi may batas naman tayo. Ulitin po natin, kung walang katarungan, walang kapayapaan. Kung walang kapayapaan, walang kaunlaran. So magsisimula tayo lahat sa katarungan at ang ibig sabihin po ng katarungan, pagkakapantay-pantay sa mata ng batas. Kung may katarungan, may kapayapaan, may kaunlaran. So maraming salamat mga nomad, mga taga-Para. Ito po si Kulex Suliman. Maraming salamat po. Merry Christmas at Happy New Year. Nako, maraming salamat Kulex, mga kaibigan. Maraming salamat po kay Kulex at pumayag po siya, no? Last minute na invitation po and I would sa tingin ko lang na late lang konti si Attorney pero makakapanayan po natin sa susunod si Attorney Causing. Sabi nga ni Attorney Causing, nag-live po yan eh. Masaya po siya, masigla po siya. At sabi din na ni Percy, no, masigla po tayo lagi ha. Masaya po tayong lalaban dahil pag masaya tayo at masigla, lalo po titibay ang ating laban po sa mga nagba-violate ng rule of law. Kaya rock lang mga kaibigan. Mga kaibigan, maraming salamat po. Salamat ulit sa pagsubaybay. Bukas po at 12 noon, pag-usapan naman natin ang mga krimen ni Duterte at ang laban natin sa International Criminal Court bilang pag-alala sa December 28, Innocence Day, 12 noon. Mabuhay po kayo at tuloy ang laban!